it's me, Nyx, and welcome to another vlog ng ating Motomo. We are here again pa din sa Bristol Motorcycle Imus Cavite to review this Fortress 400 QG motor. So, dahil nga 400cc's expressway legal na siya. So, nain natin dito sa ating front fascia. Kung makikita nyo naman yung kulay ng ating maxi scooter is metallic brown. So, kita nyo na may glittering din. Lalo sa personal, makikita ninyo. And dito sa ating sa windscreen natin is electronic adjustable. So, mamaya makikita nyo kung paano siya ina-adjust. And malaki din yung ating windscreen dito. Meron din tayo dito yung black. So, just comment down below kung para saan tong dalawa na to. And dito naman sa ating so ilaw, di ba? Eyeline niya. Parang yung pagka-eyebrow yung datingan dito. And LED light na rin yung ating headlight. Even the turning signal light is kakaiba siya. Tingnan nyo, parang siyang kapag nandito kayo, letter G yun. Nakikita ko lang ha, kasi ako yung review dito. So yung turning signal light niya is LED light na rin. Ang maganda kasi may dito is meron na rin siyang DRL. And here sa fender niya, so yung ating fork, telescopic fork pa rin tayo dito. Sa atin namang reflector dito side by side, added visibility syempre sa gabi. Especially the tire. So kita nyo, dual channel ABS na nga pala tayo. And naka-disc brake na rin. At ang tire size natin is 120 by 70 by 15 dual disc brake. Dual channel ABS. So dito naman sa ating caliper, so nakita ko lang din, is naka-bi-bre tayo dito. So yan. And nga pala, ang engine nito is 4-stroke. So, naka-single cylinder, single overhead cam, 4 valves. So, naka-liquid cooled din. At dito, pagdating dito sa ating side, so, kita nyo naman yung QJ motor. So, bagong, dahil nga bagong-bagong release to ng ating maxi scooter na 400cc Fortress. So, yan, mainit-init to sa social media. Napakabilis nga naman. Yung ATR 160 nga pala is nabili na, pero abangan nyo, meron din kaming short clip naman dun. Dito sa tapakan is ng ating driver, malawak din. So yung spacing niya, ang kaiba rito yung dito sa ating pillion ride. Why? Kasi usually, di ba, common naman natin nakikita sa mga motor is maliit lang yung tapakan ng angkas. Pero dito, tingnan nyo naman. So hindi sasakit yung mga paan. And what else? So here then, sa side niya is may nakalagay din ditong Ford. Res 400, naka-emblem yan. Kita nyo. Meron din tayo ditong grab bar. So, maganda rito is top box ready na. Kita nyo naman, kung gusto nyo mas maraming dala, kahit yung compartment dito sa upuan is malaki na, pwede nyo pa rin lagyan ng top box. Ready na kasi. At dito nga sabi ko sa upuan is napaka-premium ng quality. Naka-stitches, QJ motor, may backrest din. So, di kayo mga ngalay when it comes sa long ride. City, pwede nyo i-drive sa city kasi napaka-convenient din yan dalhin. At, so dito naman sa ating dashboard. So, pansin nyo naman. So, naka-brake master tayo. Accessible siya. Kitang-kita. Pwede nyo rin i-refill yung brake fluid natin. Hindi nyo na kailangan palitan din yung side mirror kasi malawak na. So, kitang-kita yung paligid niya. So, maganda siya. Kita nyo. At, sa mga switches naman natin dito, at yung hand grip natin is may bar end na. So, kalagay din dito. Ah, wala pala yun. Style lang. And, malambot lang ating brake lever. Sa mga switches natin, we have passing light, yung turning signal light, yung ating high and low beam and yung horn. At ito yung ating, yung ating dito sa ating TFT screen. So, dito nyo lang. Tapos ito yung adjustan niya ng windscreen. So, mamapakita ko na dito rin. And dito naman, we have hazard and kill switch dito. So, brake lever pa din. And dyan. Hindi nyo nga pala mabubuksan itong pocket dito once na hindi siya open. So, napaka-secured niya, di ba? Mabubuksan lang to once na in-open nyo. Special pa rito, napansin ko, is yung kanyang... Wait lang. Umano siya. Yon. Bakit dikit dun? And meron siya magnetic keycard dito. O, mamili lang kayo kung gusto yung magnetic keycard. Para kung nasa hotel lang, no? Yun. Papaano mo lang. Tapos yun na. Meron din tayo dito yung susian. So, yan.
mili lang kayo. What else? So we have 14 liters dito sa ating fuel tank capacity. At tingnan natin kung ma-open natin. Medyo nangangamuwal siya. Tingnan natin. Yon. QJ motor, so yung animation niya. Yung ating TFT screen is like a tablet. So kinakita niyo, 'di ba? So again and again. Yung ganon. So dapat malapit ka daw. Yon. So dito ko naman dapat. So ayan yung ating kilometer per hour. Makita nyo yung trip natin. Syempre yung fuel. Kung wala na kayong gas, yung orasan natin. So yan, nakikita nyo na may animation. And minakalagay din tayo itong ABS. Yan. Try natin yung ating windscreen. Ayan, pakita mo nga. So yan, na-adjust siya, diba? Electronic nga. Dito siya pinipindot ha. Yun. Alright. And, you just select here. Tingnan natin kung anong mababago dito. So, yun. Meron siyang clock set. So, nandito na rin yung ating unit set. So, may Bluetooth din pala. Pressure set. Fault message. So, marami siya. So, kita-kita nyo, diba? And, what else? So, may nakalagay din pala dito yung QJ motor dito sa ating magnetic card. Key card. Yan. So, there you have it. At, may napansin lang ako dito, mayroon din ditong blue light dito sa kanyang, diba, kita nyo, yung blue light, stigin. And, ganyan rin natin. Ganun din, pag pinatay natin is, tatap lang nun natin dito. Tapos, ganun din siya yung hold mo. Yun. Yarn. Tapos sabi ko nga, diba, hindi siya mabuksan once na nakala. Eh, kinlose ko na. So, hindi siya ma-open. Sorry. At, what else dito naman sa ating... ito pala yung tinatawag nating susian. Pwede rin dito. Kung ayaw nyo na magnetic key card. So, dito yung siya lagay. Buksan ba natin to or... Buksan natin? So, would you just open here again? Para masanay tayo. Masanay na ako. Hindi na siya nangangamuha. And, tingnan natin kung paano siya buksan. Yun. Secured, diba? So, anong meron dito? Okay. So, may USB pala rito, diba? So, may USB siya. So, wala naman siya nalagyan dito, USB lang. And dito. Ganun din ba? Oh, wala, wala. Wala lang, abang lang. Doon lang pala may USB sa kabila. Yun. So, hindi natin. Yan. And, so lagay na natin yung susi dito. Dito tayo sa ating rear end. So sa rear end naman natin, is woof, anis. Tino yung ilaw. Yung ating taillight. Ba? Ganda, di ba? Angas. Tapos, LED light na rin yan. Even at turning signal light is LED light na rin. Tapos may plate light pa. So yun, yung turning signal light natin. Kita nyo. Ganun din naman sa kabila yun eh. At yung reflector naman natin, added visibility sa gabi. Especially, yung plate natin, kitang-kita kasi may ilaw rin dito. Ayun o. Yung mudguard, hindi ka mapuputikan kasi nandito na. At kitang-kita na rin ating suspension dito. Naka-dual shock tayo dito. Kita nyo naman yung gulong din natin. Mas malaki syempre sa ating likuran kaysa sa unahan. 150 by 70 by 14. Naka-tubeless na rin tayo dito. Excuse me po. So, naka-tubeless. At dito naman sa ating muffler. So may cover na rin siya dito. Ang maganda dito is di kayo mapapasok. So malaki na rin yung ating pipe dito. So kita niya naman, di ba? Kitang-kita. And what else here? So another one. So sasara natin yan. Sarado natin. Alright, bye. Charot. And yon. So, explain ko na when it comes sa ating pinaka-front. At ang halaga nito is 349,900. Sa mga nagtatanong kung meron nga bang, kung mahirap nga bang halagalapin yung mga pyesa. So, don't worry kasi may mga pyesa dito na available sa Bristol Motorcycle, Imus, Cavite. So, wag na kayong mag-alinlangan na mag-avail ng
unit na to kasi expressway legal siya and 400cc. So, hindi na kayo mahihirapan sa city driving ninyo. At once again, thank you so much, Bristol Motorcycle Emus, for having us here. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Motomoa, Facebook, YouTube, and TikTok. So, thank you. See you in our next videos. Bye!